Pate, kumusta? Ayos naman. Oh, okay lang. Nakita rin kami ni Tracker. Naputol kanina kasi busy sa lobby. Busy, gawin ako busy sa office. May tawag eh. Paano, ano bang klaseng truck ito pare? Sabihin mo nga sa amin, straight truck? Straight truck, 5 tons truck lang siya. Oh. Straight truck, no? Oh. Yeah, and hydraulic brake. So, anong klase ng license ang kailangan sa ganito? Alright. Turn right, then take the first left. Park muna tayo rito. Turn left on Portage Avenue, then take the first right. Dikit natin dun. Ito pa iba. Ayan guys, para makauwi na tayo, makabalik din tayo agad-agad. Wala na? Ito pa, wala na. Ayun naman mo yan. Hindi, kunin mo na yan. Wala akong laga, walang tubig eh. Ayan, sarado natin. Tapos ikutan natin sandali itong truck. Tapos dire-diretso na tayo. Lana. Okay. Sarado, sarado. Isang ikot. Picturean natin. Para alam natin. Dito sa likod, nakasagad naman dito sa likod itong ano, walang titirada sigurado niya. Kasi nakasagad oh, sagad siya, ipicturean ko rin. Yan. Tara na guys. Hi! Nakita ko naman yung mga anak ko. Ayan. Mag-re-replenish lang tayo ng mga stocks. Tapos bukas, larga ulit. Natulog lang ako sa bahay ngayon. Hey bebe, kiss bebe. Say hi hi to camera. How's school? How's the bumps? Oh, please Nell. Please. Okay, let's go na. Tarahan eh. Dan muna tayo sa ano, grocery yan. Tabili muna tayo ng ano, babaunin ko. Yes! Let's go, Hane. Mom, can I see your phone? Hug din kay mami. But how big is the crack? Ito, pak. Kunwari lang si Mrs. But how big is the crack on your phone? I will let you know next time. Okay, let's go. Oh, daan muna tayo dyan. Let's go. Do not kick the... Alright you guys, andito na tayo sa C2 Winnipeg. Nandiyan tayo sa Superstore, guys! Yeah! Okay, we're gonna go into Superstore. Subscribe to my dad's channel! Subscribe to the channels. Right, Neil? Yeah. Subscribe to my dad's channel and my Nino's. Okay, how's Batite? Sleeping?
Oh, wow. Bucky's sleeping. My merch is coming soon, No, it's not. Just kidding. Just kidding? Yeah. Is it the what's coming soon? Merch. What merch? Like, how are you gonna make Papa's making like a t-shirt that he sells for us? Alright, so merch. First store na tayo. Real Canadian Sofa Store, mga lodi. Yes! Ano? Diyan ka na lang mag-park. Kakarin na lang natin at medyo malayo-layo. Yeah. So are you learning for martial arts? She wants to go to a school. There's a school close by to our house. Oh, clue. Oy, ask to mommy if you want to go for martial art. Martial art is only for self-defense, not hitting for other kids, okay? But I don't want to spend money. You don't want to spend money? I don't want to spend money. That's how it is. You have to spend money to the teacher. Let's go, Baki. I already Hold Papa. Ask mommy, Clark. Hold Papa. Can I go to a martial arts? Guys, tara. Kamalingki muna tayo. Oh, yeah. Can I go to a martial arts? Pipisto, toto. Yes. That's a lot, right? Ito, baka. Sabi, sirloin tip steak club. Chicken breast, boneless. It's so little though. Yeah. Huh? I don't think this is just not that. Here? Yeah, it's depending on the weight. Chicken breast. Alright. Dapat hindi ito mawawala kasi naubusan na ako. Diesel. Let's go. You think so? Sorry. Alright, you guys, ayan, busy na si Mami pa sa paghahanda ng aking babaunin. Hello. Subscribe to my channel! I mean, my dad's channel, the Guy Truck Guy. Alright. And like the video. Okay. Thank you, guys. Yan. Oh, masarap yan, Han. Ano ba yan, Han? Chicken breast. Chicken breast ito. Baboy, baka, fish, name it. Ano to? Fish. Ito? Baboy. Ito? Baka. Ihaw na lang yan. Ganyan, anong inilagay mong ano dyan? Walang. Ganyan na lang? Oh, dito ka na rin nag-ihaw. Ay, prito. Ang dami namang man. Alright, you guys. Hi guys, welcome back. Subscribe to my dad's channel. Dito na lang ako, Han. Sinil na dyan. Nandito tayo, nagbabalik tayo. Tidulit tayo ni Mami sa truck. Nagano tayo eh. Natulog tayo rito. Tapos bumili tayo ng konting pagkain. Yan. Subscribe to my dad's channel and smash that like button. Yeah. And thank you. Click that back button and click it. Okay, very good. Well, of course, mommy pa rin ang driver. Say hi, mommy. Good morning. Like the crack. Good morning. Come on. Shadow ka namang masungit, mommy. Hirap sa atin dito eh. Where's Ate Chanel? Let's go. Dito ka na. Dito na lang ako. Ako bahala.
Oh, grabe ka naman, nandito pa lang naman ako eh. But sana kung ilang... Kaya ako nang bahala. Akong bahala upang sa ganun maayos mo yan. Mas tagal ni Sinel. Talaga tong batang ito. Baka, ano ba bang ginagawa? Ate, Papa, are you still here? Whatever. Hurry up, Neil. Doon ka na lang sa mami. There. Let's go! Hindi busy. Linggo kasi. Yeah. It's not busy. Kunti lang ang sasakyan. Si Mami pa rin ang driver, of course. Kriklamo mo ga guys si Mami, lagi na lang siya nagda-drive eh. Pag andito ako eh. Samantalang hindi niya naisip eh. Halos kalahati ng maghapon nagda-drive ako. Eh pero mag-relax din naman ako dito ah, sa bahay. Alright guys, lagi Baki, say hi, Baki. Sige, hi, Baki. Hi. Hi. Speak out. Hindi busy ngayong araw. Kukunti pa lang ang sasakyan. Maaga pa kasi. Mag-alas 8 pa lang, ha? Sunday. At saka isa sa pa Sunday ngayon. Alright. We're back again with Cordapia. Hi. You're gonna say hey Cordapia. Okay guys, kiss Papa na, I'm going to work again. Okay? Bibi, kiss Papa, hurry. Ate Sinel. Bye bye. Say bye bye to the camera. Bye bye. Be good girl, ah. Bakit? Ah, guys. Ah, balik tayo. Mag-pray trip ako habang inaayos ni Macy's yung ano, yung mga gamit ko sa loob. Maamoy dito. May problema pa pa mo. Yeah. Check ko muna yung ano sa loob. Alright. Titignan ko lang yung gasolina ay ano dito. Tignan lang muna guys natin yung ano yung mga langis ni Cordapia. Alright. Bago natin paandarin, tignan muna natin ang langis niya. Sige, sige.
Tignan ko lang yung langis din. Check natin ang langis. Engine oil. Mukhang ano ah, kailangan ko repilan. Repilan natin guys, repil. Yan, nilagay na lang natin lahat. Lalim, wala naman tumulo, ibig sabihin walang tagas na langis kay Cortapia. Coolant, check natin ang coolant. Mataas pa, parang hindi nababawasan ang coolant ah. Kailangan ko nang magpa change oil. Start natin ang truck, check natin ang ano, i-pray trip na natin. Hoy, lagay mo naman dyan. Okay. Malamig, malamig. Natin ang mga ilaw. Temperature 34. Tama-tama ang temperature. Okay, 34. Marami pa. Ah.
sagad-sagad siya oh, kasi mabigat eh. Almost sobra tayo sa timbang. Oh, ayan, selyado pa. Pwede basta-basta maano yan. Hindi nila yan basta-basta guys na mabubuksan kasi nakaharang tayo rito sa ano yun. May harang yan. Guys, be good girl. Be good girl and be good boy, okay? Okay? Okay. Guys, ay nagbabalik tayo at nandito na tayo ngayon sa Regina. As you guys can see kanina, dire-diretso lang tayo. Mga nasa 1100 miles pa tayo hanggang dito, hanggang doon sa Vancouver. Ay sa day 4 natin ngayon ha, day 4. Bukas mayroon pa akong buong araw na pagdadrive. Tapos susunod na araw baka mga dalawang oras na lang siguro. Approaching Regina. Alright you guys, good morning. Just to be update lang no. Andito na tayo sa Strathmore, Alberta. Nagpapagas lang ako, pupultangin ko na yung aking gasolina ulit dito. Pagkatapos, hindi na ako magpapagas. Sana abutin na ito hanggang doon sa Vancouver, mga 700 miles pa ang tatakbuhin natin at saka bundok-bundok. Kaya kailangan ko mag-full tank dito. Kaysa pa, mahal ang gasolina doon guys. Yan. Tabing ano lang to, tabing karsada. Maraming mga nakapark pa dyan. Tulog pa sila. Okay. Ano? Nakalagay na tayo ng 587 in counting. Kulang-kulang 1,000 na total. Pupul tankin ko yan. Sagad-sagad na. Pultangin na natin. Okay, this temperature. Pakitre, continuous. Ah. Kagabi, doon na ako natulog sa ano eh, sa Brooks, Alberta, mula Winnipeg hanggang Brooks. Almost 13 hours driving na naman ako kahapon. Nakakapagod. Pag dire-diretso rin yung biyahe, parang nakakapagod din. Ngayon talagang tao, no? Parang walang kakontentuhan sa buhay. Kapag ka maganda ang biyahe, halos wala ka rin pahinga. Kapag ka walang biyahe, lalo pag nasa truck stop ka, magre-reklamo ka rin kasi puro kahiga. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga. But anyway, okay na to. Kasi nasa trabaho tayo. At least kapag may biyahe, kumikita tayo. Okay. Tama.
guys, inabot tayo ng 723 liters. Bali 1,157.21 Canadian dollar yung naikarga natin. Alright guys, nakuha ko ng resibo. Wala daw, walang free coffee. Anyway, it's okay lang. Alright, so ikutan muna natin ang truck. Check muna natin ang mga ilaw. Gasolina. Turong kuha pa naman. Make sure lang natin na lahat ng ilaw gumagana. Okay, silyado pa yan. Sa taas. Sa baba. Oh, traffic ah. May construction sa ano ah. Oof. Let's go guys. Ayan. Nakuha na natin ang lahat resibo. Nakapagpagasolina na tayo. Aabot na malamang ito hanggang doon sa Vancouver. Okay. Alright you guys, andito na tayo ngayon sa highway. Ayan. Mukhang traffic. Traffic. Matraffic. Ayan ko, construction malamang to. Ito yung cost ng traffic dito. Mahaba-habang traffic. But anyway guys, continuous lang tayo. Daan-daan lang tayo. Pang ano na natin to ha, pang 50 na natin to. Yan. Pang 50. Sana makarating ako ng Vancouver mamayang gabi. Meron pa akong 532 miles at 9 hours and 26 minutes driving. Alright you guys, good morning. Day 5 na tayo ngayon, no? Pasensya na kayo, hindi na ako nakapag-capture ng video vlog natin previously, yung sa kahapon at saka yung delivery natin kagapon. Kasi ang lakas ng ulan guys, nag-focus na lang ako sa aking atas yung delivery. But anyway, ito, panghuli nating delivery sa load natin from Montreal all the way to dito sa Vancouver. At ito na yung huli nating delivery. Pag na-deliver ko ito, pupunta tayo ngayon sa saan ba tayo pupunta? Pupunta ba? Sinabihan na ako kung saan tayo pupunta eh. Pupunta daw tayo sa Bali. Mag pick up ng prutas. Yan. Ito malapit na ako. Ito na yung last delivery natin sa load nating to.
Okay, we are now here. Okay, so just off ko muna tapos sabihin mo sa kanila guys ang ating ano PO. Ano bang appointment natin dito? Yun. Babayin ko lang. Oh. Hello? Appointment number? I need your phone number, please. My phone number? Yeah. 204-869-0196. Okay, what's your CMP number? Oh, sorry, PO number. PO number? PO number or CMB number, what you have? 6091781. Trailer number? 1443M. 14? 43M. You got it? Yeah, that's right. You can come in. Your door is 112 to 118. So, back in door 118? 112 to 118. First come in the office, okay? With the paperwork. Okay, first, go first in the office. Okay. Sure. Okay. Okay. Mabilisan lang. Tapos, punta tayo sa opisina nila. Stricto sila dito guys, hindi sila nagpapavideo sa log. Kaya pag lang muna ako sa gilid, tapos patayin ko lang itong camera natin. Yun ang opisina doon. Okay, dito lang muna tayo. Madaling ko ng paperwork. Pati cellphone. Ayan guys, andito tayo ngayon sa ano ha, sa DB Logistics sa Langley. Oh, sa panghuli kong delivery. Nandito na ang kababayan natin si kababayan Edward Cinco. Nakita niya ako. Nakita ko rin, nakilala ko. Sakto kong napapanood. Thank you, thank you. Saktong-sakto paglabas niya eh. Na mukhaan tayo, nagpapasalamat tayo din paano eh nakikilala tayo ng kapwa natin truck driver. Kaya malakas ang kutob ko noon eh na pagpasok ng truck eh. Nakita mo, nakita mo sila. Nakita kita to Miguel Don. Baka ako si Lakito. Kaya nung paglabas ko rito sa opisina. Ayan. Kaya nga, tuwan-tuwa nga rin ako. Ito, nakilala mo ako. Saan nandiyan mo ngayon? Pick up lang ako dito nang dineliver ko kahapon. Gawa bad quality. So, bad quality. So, kailangan kong pick up in ulit. Return pick up. Warehouse tour. Pardon me? Warehouse tour. This office? Warehouse tour. Warehouse. Toilet. Okay. Sino ba itong tumatawag?
Hindi ko alam kung sino. Ayan, baka mamatay. Baka yung ano na, dahil baka doon na sa loob yun to, pre. Sige, mamaya na lang. Mamaya na lang ako sa labas ka muna. Oh, thank you ha, sa magkakataon. Marami pa tayong time. Okay, thank you. Okay. Guys, mamaya na ulit. Alright, you guys. Kanina kasi na naputol eh yung pag-uusap namin ni Kabayang Edward. Pate, kumusta? Ayos naman. Okay lang. Nakita rin kami ni Tracker. Naputol kanina kasi busy sa loob eh. Busy, gawin ako busy sa office eh. May tawag eh. Ano bang klaseng truck ito, pare? Sabihin mo nga sa amin, straight truck? Straight truck, 5 tons truck lang siya. Oo. Straight truck, no? Yeah, and hydraulic brake. Hydraulic. So, anong klase ng license ang kailangan sa ganito? Class 5 lang. Class 5 lang, kailangan. Class 5, pwede na yon. Class 5, pero yung ibang 5 tons truck with air brake, so kailangan mo kumuha ng air brake endorsement. Oh. So ito merong air brake to? Ito wala. Kumbaga normal na preno, wala hydraulic. Yeah, pero nakakuha na rin ako ng air brake. Oh, may air brake pa rin. Balak mo rin siguro mag-truck driver, mag class 1 next time. Doon pa, pre. Balak mo. Doon pa, kaso ngayon, alam mo naman ngayon yung sitwasyon sa pagkuha ng class 1. 15,000. Oh, mahal. So medyo... Okay, wala ba kayong ano rito? Parang ano ng government? Meron, pero parang kailangan mo magano eh. Dapat, ang pagkakaalam ko lang, kailangan mo, wala kang trabaho. Oh. Parang nakaano ka, nakapwede ka. AI. Pero kaya medyo mabigat din. Sabagay, pag-ipunan mo muna. Ako, okay naman ito. Okay naman. Lalo din sa company ito, okay naman siya. Ano bang company ito? Dito o hindi? Sa iba. Oh, okay. Parang ano lang ako dito, deliver pickup lang. Yeah. Pero kahit pa paano, class 5 guys ha. Class 5 lang yung kanyang ano sa straight truck. Kala ko kasi ito mga class 4 na to eh. Hindi, class 5 na siya, normal na ano. Normal napapangiti na, siya. Normal na ano lang, pwede pa lang class 5, no? Ito yung mga street truck na ganito eh. Marami kasi sa Pilipinas din na nagtatanong kung mayroon daw mga street truck na ganito, katulad ganito, na pwede nilang i-drive. Dito naman sa Canada, pwede naman lahat yan eh. Kahit sino, kaya pag class 5 ka, kumbaga madali siya eh. Hindi ka kaya ng mga class 1, mga tandem truck, yung tri-axle. Iba na yun, different license na kailangan mo. Pero ito, kahit wala kang experience sa pagmamaneho ng truck, pwede ka mag-drive pwede dito. May class 5 ka. Basta may class 5 ka. At depende yun sa truck na 5 tons, kung air brake o yung hydraulic brake. At least kahit pa paano. Saan ka ba nakadaro dito sa... Vancouver ako. Sa Vancouver. Malayo dito, no? Malapit lang. Siguro, kung wala traffic, 30 minutes drive 30 lang. 30 minutes lang. Dahil highway naman siya eh. Pero normally, normal na biyahe, mga ano lang, siguro mga 45 minutes to 1 hour. Ilan taong ka na rito, pre? Since 2014. So... Halos magkasabay. Magka 10 years na. 2013 naman kami dumating. 2013. Yeah. Una, hindi sa akin ng 1 year. July. Oo. Dito na pamilya mo? Asawa ko. Asawa ko nandang sa akin. Dito na rin sila? Oh, okay. Yeah. Panganak mo? Wala pa. Nagawa pa lang ng anak. Okay. Yan talaga, Ikaw, saan naman ang biyahe? Ito, kahit saan naman tayo nakakarating. Maganda yung ganun nga gusto mong biyahe. Kaso wala tayong last one. Pag-ipunan mo na muna. Wala pa namang anak eh. Baka sakaling pag magkaanak na, hindi mas marami ng dapat nga, mas maganda nga ngayon para magkakalap dito ka nalang paikot-ikot ka nalang dito. Kaya nga, ano naman yung pre, parang investment mo naman yun eh. Kung gagastos ka, pagkuha ng class 1, mahal talaga. Mahal. Pero investment mo naman yun. Magkano dito sa Vancouver ang pagkuha ng class 1? Ang pagkakalap ko dito. 15,000, guys ha. Ang class 1, siya rin nagsabi, si kababayan natin, ang pagkuha ng class 1 dito sa Vancouver is 15,000. Kaya medyo... Mabigat sa bulsa. Medyo mabigat sa bulsa, lalo na kung sarili mo yung gastos. Gagastosin, no? Di bali kung halimbawa sa ibang company na
magano ka yung nagpapaaral sila. Oo. Oh, oh. Yun, maganda. Ba't wala bang ganun dito? Meron dito, kaso hindi ko lang din, ano eh. Hindi mo pa nasubukan? Oo, hindi ko pa. Kasi parang mayroong, mayroong hindi parang, hindi naman kasi nawawala siya sa pagtangkana eh, meron siya eh. Oo, oh, parang magano ka lang eh. Yung ba parang kukuha ka ng mga, kukuha ka ng parang letter sa kanila. Oo, oh, tapos yun. Yun ang gagamitin mo para sa ano pag iyong pag-aaral. Parang alam ko sa Manitoba ata ganun. Meron, meron. Sa Manitoba meron. Oo. Meron ka. Narinig ko kinaano eh kina kanino bang ano kina pro truckers ba 'yon? Oo. Na okay ano okay Pinoy truckers na tawag dito. Yung ibang nagbubuk sa Saskatchewan ba o Manitoba may mga, na nag, nagbibigay sila parang 10k ata para kung pag-aral o pag-aral ang gastos o ano, parang ang tao maganda siya o ang tao pero kailangan mo i-transfer lahat ng ano mo doon ng paperwork ng kapil mo ata ng kapil mo hindi ko pa na o ganun pagkakain kung ano yung requirement siguro malamang o ganun talaga yon. Yan nakita rin kami o o ayan ay shoutout mo misis mo o shoutout sa misis ko kay Mayon Sinisal Singo okay. Yan ayan. Guys, ha, di kababayan natin. At saka sa mga kaibigan ko rito. Sa Vancouver. Yeah, sa Vancouver. Dito tayo ngayon, guys. Ayun, shoutout sa Cavite. Sa mga taga-Cavite dyan. Saka sa Cavite? Naik, naik. Oo, Imus kami. Oh, saan ka sa Imus? Tuklong. Oh. Pero actually, alam mo yun, Pangasinan ako, pero doon lang kami naka, ano, sa Tuklong. Sa, nakakuha na. Sa subdivision. Oo, oh, bahay doon. Oh, marami doon, marami. Marami. Oh, sa Cavite, marami talaga. Napakarami subdivision doon sa Cavite. Kailan nang uwi mo sa Pilipinas? Bakasyon ba? Parang last year eh. Ah, umuwi na kayo? Oh, last year. Medyo mabigat. Mabigat sa bulsa ang pag-uwi guys kasi ang mahal ng pamasahe. Kasi ano, after ng pandemic, lahat kasi nagtaasan eh. Oh. Lalo yung plane ticket, medyo tumahal, medyo mabigat. Ay, totoo yun. Kasi hanggang ang nakuha naming plane ticket, kumuha na rin kami ng plane. Uuwi pa lang. Uuwi pa lang. Pero kumuha na kami ng plane ticket this year, eh, pito kami, kulang 500,000 sa peso yon. Oo. Oh, ang mahal ng plane ticket eh. May nabot ng 10, mahigit? Oh, kasi ang isa sa amin nasa 1.6 eh. Round trip na yon, isa. Eh, pito kami, dalawa kami mag-asawa, lima anak ko. Oh. Times 1.6, $1,600, times 7, kamo na lang kung magkano yon. Quintayin nyo na lang guys. Tapos, sakit. Times 40, 41 ba ngayon? O yata, times 41 ang palitan sa peso, kayo nang bahalang magkwenta. Oh, ang laki, masakit sa bulsa. Kaya ba, pag di kayo uwi ng magpapakasyon sa atin, oh. Kailangan mo munang pag-ipunan. Pag-ipon ka muna talaga. Kailangan mo pag-ipunan bago ano. Kaya kung utang, kung galing din sa utang, pag uwi mo rito sa Canada, ay sigurado, kailangan mo mag-dobo. Kailangan mo humapit ulit sa trabaho. Humapit sa biyahe o trabaho para makabayad ka nun. Para oo. Oh. Wala, lahat yung magagawa eh. Kung hindi man utang, pero kailangan bumiin yung nagastos. Oo. Ano, wala. Buhay ka na na. Pero ayos naman, ayos. Maganda, ayos naman. Saya naman niya. Oo, marami. Maraming experience dito. Yan ang kagandahan. Saan kayo, ano, kabali, nung kayo ni Mrs. mo, anong trabaho niya dito? Inusponsor ang kanya. Caregiver siya. Oo, caregiver. Usually naman kasi, nung araw, madali pa pumasok sa mga ganyan eh. Caregiver, ano. Meron naman pa rin ngayon, pero iba pa rin yung processing mong araw na pati mas mabilis daw. Mas mabilis daw ha, pero sabi nila. Yun talaga yun. Pero ngayon, iba na, nagbabago pa naman eh. Ayan guys, no? So, may dadagdag ka pa? Yun lang. Shoutout sa mga truck driver sa Canada. Yeah, shoutout sa inyo lahat. Ayan nga eh. Ayan guys, no, so ito, nakatrust na rin ako kaganina. Hindi ko nalang binidyuhan. Magpapaalam na rin siguro kami ni Kabayan. Maraming salamat ulit sa panahon mo. Maraming salamat ha. Ingat lagi kayo mga kaibigan. No. Thank you for watching. Peace up! Lakay Pinoy Tracker.